Inabot na madaling araw ang special session ng Senado para ipasa ang pondo para sa mga lubhang apektado ng krisis dulot ng COVID-19. Makalipas ang mahigit 15 oras at sa botong 12-0 sa plenaryo, ipinasa ang Bayanihan to Heal as One Act para mabigyan ng hanggang 8,000 pesos na tulong pinansyal ang 18 milyong mahihirap na pamilya. Nakadalo sa sesyon sina Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Wing Gatchalian na umaktong majority leader, Senator Pia Cayetano ang nag-sponsor ng panukala, Senators Grace Poe, Panfilo Lacson, Richard Gordon, Christopher Go, Francis Tolentino, Lito Lapid, Manny Pacquiao at Bong Revilla Jr. Ang special session ay hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Sa kanyang sponsorship speech, idinitalya ni Cayetano ang mga paggagamitan ng pera. Stay home and keep themselves safe and other Filipinos safe. Our enhanced community quarantine in Luzon is designed precisely and if done properly to slow the spread of the transmissions, to save lives, and allow us to expand our health system to test and treat our people. This enhanced community quarantine is coupled with numerous measures which need to be carried out at all levels of government by the private sector and civil society. These are urgent and extraordinary actions because this virus spreads fast. Tinukoy din ni Cayetano ang bibigyan ng tulong pinansyal ang 18 milyong mahihirap na pamilya. So that each of these 18 million households get between 5,000 to 8,000 pesos per month from various national government and local government programs, whether in cash or kind. The exact amount is determined in proportion to the minimum wage of their respective region. There's a chart that shows the details. Pagtitiyak ni Cayetano, babantayan ng Kongreso kung paano gagamitin ni Pangulong Duterte ang ibinigay na kapangyarihan para sa paghuhugutan ng kinakailangang pondo hanggang sa paggamit nito. The proposal also carries other measures to ensure that the President can act swiftly to address the needs of our people in times of crisis. The proposal empowers the President to continue to adopt and implement measures to prevent or minimize further transmission and spread of COVID-19 and to continue testing and observation of persons under monitoring and persons under investigation. Sa kanyang co-sponsorship speech, animo'y nagbabala pa si Senator Go sa ehekutibo ukol sa paggasta sa pondo. May tiwala ako sa inyo na gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para malampasan natin ang pagsubok na ito bilang isang nagkakaisang bansa. Tulad sa Department of Agriculture, gawin natin ang lahat para may sigurong walang magugutom na Pilipino habang nilalabanan natin itong virus na ito. Make sure we have sufficient supply of food. Aanhin natin ang pondo kung kulang naman ang supply. Nanawagan naman ng pagkakaisa si Senator Gordon. To be able to beat the virus, Mr. President, kailangan alam natin kung nasa naroon sila. And I will dwell into that a little later. The second point I'd like to make, Mr. President, is that we must protect the people. Dapat sabay-sabay yan, na dapat natin pagsikapan na maproteksyonan natin ang tao at katulad ng sinabi ko, umabot sa kanila ang kailangan nilang tulong. Sinabi naman ni Senator Pacquiao na sa sitwasyon ngayon, dapat ay patunay ng mga opisyal na tama ang pagkakahalal o pagkakapili sa kanila. Ano man ang posisyon mo, basta as a leader, binuto ka ng tao, inilagay ka dyan sa posisyon mo dahil pinagkatiwalaan ka nila. Tayo ang lalabas, ang mga tao, magtago kayong lahat. Sa bahay lang kayo, huwag kayong pag-alagala. Yes, magtago kayo. But we as a leader, we have to show it to them. Now we are capable, we are worth it to become a leader to them. Na karapat-dapat tayo na maging leader, hindi tayo matatakot. Hindi man nakadalo nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa panukala, sina Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, Senators Nancy Binay, Kiko Pangilinan, Sunny Angara, Joel Villanueva, Ronald De La Rosa at Cynthia Villar. Samantalang ang tanging hindi sumang-ayon ay si Senator Risa Hontiveros. Jan Escocio, Radyo Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong. Mamaya nag-uusisa.